Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inaabangan na sa Manitoba, Canada ang pagdating po ng may 347 mga Pinoy nurse na na-recruit para magtrabaho na sa mga ospital sa naturang lugar. Nagpapatrol, Rowena Papasit. Sa harap ng malaking kakulangan sa mga nurse sa Manitoba, nag-recruit ang probinsya ng 347 nurse mula sa Pilipinas. Ayon kay Manitoba Health Minister Audrey Gordon, alinsunod ito sa umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng nasabing Canadian province. Sa ilalim nito, 186 na registered Filipino nurses, 50 licensed practical nurses at 111 healthcare aides ang kinuha para makapagtrabaho sa Manitoba. The individuals in the nursing category for RNs were required to have 2 years, a bachelor's of nursing degree, 2 years of work experience in a healthcare facility or a personal care home. They also were required to have their English language competency, as well as, of course, as you know, the desire to migrate to Manitoba. Kinatayang may 90,000 mga Pilipino ang nakatira sa Manitoba at kinilala ni Gordon ang malapit na ugnayan ng Pilipinas at ng probinsya. Anya, dito na aayusin ang ibang papeles ng mga Pinoy nurse pagdating sa Manitoba ngayong tag-araw. When they land in Manitoba, they will complete all their permanent residency requirements. They will be provided with 3 months of accommodation. Of course, we want them to move immediately into the health system. So the jobs that were offered in the Philippines will now be finalized. So they will sign their letters of employment. Matagal nang kumukuha ng nurse sa Pilipinas ang Manitoba at isa sa mga na-recruit nito ay si Yuben Toledo na dumating kasama ang 24 niyang kabatch noong 2002. Ayon kay Toledo, mas maganda ang benepisyong nakuha ng sumunod na batch sa kanila noong 2009 dahil sinagot ng Manitoba ang kanilang pasahe at gasto sa visa. Binigyan din anya ang mga ito ng relocation fund at financial assistance para sa kanilang dagdag na pag-aaral. Paniwala ni Toledo, ganito rin ang matatanggap ng mga bagong darating. Sa expenses, travel expenses, sa licensing, they will be paying it. Tapos they will have assistance when it comes to immigration. And I don't know if they're going to give relocation fund. Bagamat marami sa kabatch niya ang lumipat na sa US at iba pang probinsya, walang plano si Toledo na umalis ng Manitoba sa harap ng mga ibinigay nitong oportunidad sa kanya. I owe everything in Manitoba. Manitoba gave me the opportunity. Ganun ako ka, ewan ko ha, kasi mas ano ka kung utang na loob, di ba? Ibinahagi ni Toledo na handa ang komunidad na salubungin at tulungan ang mga parating na nurse. Siya man ay handa ring buksan ang kanyang tahanan sa sino mang nurse na mangangailangan. I'm open. I will open my door to adapt those nurses to live with me na siyempre alam ko nagtaan din ako doon. Dahil sa sobrang kakulangan ng nurse sa Canada, pinabibilis na rin ng iba pang mga probinsya ang proseso para makapagtrabaho agad sa mga ospital sa Canada ang mga internationally educated na nurse. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Ramdam na po ang excitement ng Pinoy fans sa pagdating ng Philippine Ascals sa Kuwait. Nasasabak sa friendly match laban sa Kuwait National Team. Mula Kuwait, nagpapatrol, Maxi Santiago. Bawat training, isang taimtim na dasal muna ang alay ng Philippine Ascals. Nasa Kuwait ang Ascals para sa isang friendly match bilang bahagi ng kanilang West Asia Training Camp. Sa unang araw ng training, kasama nila ang bagong talagang head coach ng team na si Barad Jondi. It's always an honor to be a head coach of a national team. I mean, it's 110 million people in Philippines
So it's a big honor and a big responsibility for me, my staff and the players. And I thank again the BFF for the trust they gave me, and I'm ready to take this challenge forward. Nagsilbing Technical Supervisor of Football Club sa Qatar Football Association si John Day sa loob ng 3 taon. Dati rin siyang Lusail FC Team Analyst, Al Dafna FC Coach at Arsenal Soccer School Coach. Sa kanyang malawak na karanasan, naniniwala siya sa malaking potensyal ng Azgals sa mundo ng football. Pero dahil sa mga pagbabago sa team, aminado siya na matinding pagtutok at preparasyon ang kailangan. This is my first training session, so as I've heard, it's a transition moment for Azgal, getting new players in. So probably after a few sessions, I can have an idea about the squad. Ito rin ang tingin ng team captain at goalkeeper na si Neil Etheridge. Actually, we go out every game to look for a win, but it's a new bunch of players, a new coach, so we need to be realistic with the amount of preparation time that we have. We're extremely happy to be here in Kuwait, and you know, for us, a Friday's another big game, and we're looking forward to it. Puspusan ngayon ang paghahanda ng Philippine Azgals para sa kanilang friendly match laban sa Kuwait national team ngayong darating na Biyernes. Super excited naman ang mga Pinoy fans dito sa Kuwait. Grabe yung energy level nila kahit practice pa lang. Sana tuloy-tuloy hanggang sa Friday. Suportahan po natin ang ating sariling atin this coming Friday. Wala namang mapagsidlan ng tuwa ang 13-taong gulang na si Ralph Elijah Jesta nang makita ang kanyang idolo. I'm very happy to see them practice, and I can't wait for Friday, and especially watching my favorite player, Neil Etheridge. Sa mga nakaraang laban ng Azgals noong 2011 at 2013 sa Kuwait, parehong talo ang koponan. Pero umaasa ang mga Pinoy sa Kuwait na mananaig ngayon ang Philippine team laban sa Kuwait National Team o Al-Azrag. Aarangkada ang friendly match sa Jaber Al-Ahmed International Stadium ngayong Biyernes, alas 10 ng gabi sa Kuwait o alas 3 ng madaling araw, Sabado sa Pilipinas. So I would love all of the guys in the Filipinos and the Filipino community to watch the game, come to the game if they can on Friday. It would be great to see and hear your support throughout the game. We're looking forward to it, so we hope to see you there and see you after. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Matapos magtanghal sa 6 na bansa kabilang ang Pilipinas, itinuloy ng Filipino-Canadian stand-up comedian na si Ron Hosol ang kanyang world tour sa Indonesia. Patok ang komedyante hindi lamang sa mga kapwa niya Pilipino, kundi pati sa mga Indonesian. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Oh my gosh, thank you very much. I'm just joking. I don't speak. Nagdala ng kasiyahan at katatawanan ng Filipino-Canadian comedian na si Ron Hosol sa kanyang show sa Jakarta at Bali, Indonesia. Ito na ang 7 bansang inabot ng kanyang world tour ngayong taon. Patok ang komedya ni Ron, hindi lang sa mga Pinoy, kundi maging sa mga Indonesian. Indonesians! Okay, fight! No, I like to watch Ron Hosol in comedy. It's very fantastic, I think. Yeah. So, I really enjoy this night. Nakakatawa kasi yung mga jokes ni Ron resonates actually sa experience nating mga Pilipino. Super fun, great job. Nakakatawa yung Filipino humor is spreading, right? And it's cutting across continents. So, nakaka-proud sa Filipino. Just welcome back here anytime. We love Ron. Buong ipinagmamalaki naman ni Ron ang kanyang dugong Pinoy. Kwento niya, hindi man lumaki sa Pilipinas, sinabi ni Ron na taglay niya ang pagiging Pinoy at ipinagmamalaki niya ito. I was born in Toronto, Canada in 1974, and my growing up in a Filipino household, my dad had a Filipino business that imported food from the Philippines. So my whole life felt like I was just already immersed in the Filipino food culture from day one. My jacket I'm wearing is. Mula pagkabata, nasa puso na niya anya ang pagpapatawa, kaya noong dekada 90, pinasok na ni Ron ang stand-up comedy. Filipinos were not even full Asian. The government didn't know we were. They just put us in an Asian category. I started comedy in 1995 when I was 20 years old. So the first person I saw do it was Eddie Murphy. I didn't know what stand-up was. I just saw him do a stand-up called Delirious. 8 years old, I said,
oh, okay, I can relate to this. This is what I want to do. Para sa kanya, ibang klase ang Pinoy crowd pagdating sa pag-a-appreciate ng comedy. The Philippine crowd was unbelievable. They loved every single one of my jokes. They're very ahead of many countries I've been to when it comes to comedy. So they already know the style of stand-up comedy in North America and American style. So they can get it both sides. They get my Filipino stuff, the Asian stuff. I didn't know how to speak Filipino either. I just had a Filipino accent as a kid. The teacher's like, so where are you from? Canada! Are you sure? Positive! Tiniyak ni Ron na babalik siya sa Pilipinas para muling magtanghal at magbigay saya sa kanyang mga kababayan. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!